bago dumalo sa kanilang family reunion nitong linggo, ang 7 taong gulang na si Princess, may iginuhit siya sa salamin ng kanilang kwarto. Iya ko nun yung mama, siya ko nun eh. Yan nagunit siya heart. Before na siya nang lakaw sa pagkitabo dito, sa ilang gikaliguan. Sabik na sabik kasi ang bata, lalo't makalipas ang ilang buwan, ngayon lang muli niya makikita ang kanyang mga pinsan. Pupunta sila sa Katmon sa Cebu, kung saan naroon ang 40 talampakang Tinubdan Falls. Kasama ni Princess ang kanyang ina na si Jazel. Sabot na midaan nga, mupuyog ba, migligo. So, ni malibad ko kay Gisubawan. I-appel ta niya akong gamay. Pasado alas 12 ng tanghali nung sila'y nagtampisaw sa talon. Panaka-naka na raw noon ang buhos ng ulan. Nung caretaker sabi niya, mamaya magwa-warning ako kasi parang hindi masyado maganda yung panahon. O magwa-warning ako na umahon na kayo's tubig. Alam din niya na babaha doon pag umuulan. Nung nakaahon na lahat ng grupo ko, split second lang, may sumigaw na babae. Baha, baha! Ang waterfall sa bayan ng Katmon sa Cebu, pero sa isang iglap, naging Killer Falls. Si Princess, agad hinawakan ng pinsan niyang si Jan Marie, pero nabitawan din siya nito. Dito na siya nahablot ng ina niyang si Jazel. Kang iyang anak, paglingit niya dito man sa ubos, niya, kaduha niya dakpar, kaya nakabuhi man si Pirmero, gidakop niya kaduha. Niya, pagbalik niya nga rin, tubig nga nga, grabe ng buluga. Hanggang ang mag-ina. Magkahawak kamay na nilamon ng nangangalit na agos. Nanawag na to ang ilang silingan sa namo diri sa babaw nga. Tuwa sila si apasa sila si Nujo. Pag abot namo dito nga area, wa naman sila katubag asa si Jazel o si Princess. Kinabukasan, si Princess natagpuang wala nang buhay. Glory kay si Princess diri, buak diri, buslot diri. Di na mature, lagom kay diring lawas. Murag. At nito lang Martes, 15 kilometro ang layo mula sa Tinubdan Falls. Naanami sa site. Babay, Gaw. Babay. Na-retrieve naman ang bangkay ni Jazel. Tanadatan namin doon, sir. Nakatali siya sa paa. Tinali ng yung fisherman na nakahanap sa kanya. Duhag yun na yung sing-sing, sir. Ang wedding ring na mo. O sa ka sing-sing, day, bato. Eh, mamutay lahat sa yung wedding ring, kay luag man to. Ating luya. Kayong kuday, kapait sa inyong himtang. Ang inyong kamatayon. Pero bakit nga ba bigla na lang rumagasa ang tubig pababa ng Tinubdan Falls? May malakas na ulan sa taas ng watershed. Diretso kaagad ng buhos ng tubig. Kung sa sasakyan yan, tingin ko mga 40 kilometers per hour. Malakas talaga, parang binangga ka ng bus. Maswerte si Jobert at nagawa niyang makatalon bago tumaas ang tubig. Pero naiwan sa mata ng panganib ang kanyang anak na sina Jaya at Ken. Si Kent nasa bato sa gitna ng talon. Tawag siya papa, ingon ra gyud tawag ko, dong gunit. Papa, upat ka beses nga gitawag siya, pa. Kodong gunit. Dito na inabutan si Kent ng lubid na itinali sa kahoy. Igo sa kahoy. Bye.
Pero ang lubid na nakuha mula sa cottage, masyadong maikli. Pag ikaupat niyang paglabas si PC, murag iyan na nakuptan. Nya, pagpamuhi niya din sa usan niya kamot, wa naman siya kakuptan. Hanggang si Ken. Yaya, Pagina! Tuluyan ng nakabitaw. Kung mahaba pa yon, nahawakan niya talaga yung lubid. Kaso lang, parang pagod na siya kasi. Kasi sabi niya, pagod na ako. Tulungan niyo ako. Nagsikong sagit kung dili na kumabati. Kaya na ako dito tunga, istrangling ko. Dili na ko makalabang dito sa pikas. Ang ako lagi ko andong, gunit. Pero wagin siya ka gunit yun. Wagin siya ka gunit. Importante rito ay meron kang mga bagay na pwede mong i-throw, mga flotation device, container na mineral water, pwede yan. Huwag mo siyang ihagis ng eksakto sa kanya. Kailangan dun sa pupuntahan niya. Pwede ang Pagina? Yaya, Pagina! Talagang mahirap, sir. Kasi yung terrain, sa site kasi, sir, mga malalaking boulders. Samantala, ang isa pang anak ni Jobert na si Jeya, himalang na iligtas ng isa pa nitong pinsan. Ato nga din kayo na, nakuan pagod ko ato na nadapa ko sa baha. Bakong wala ako birha ato akong igagaw. Kay di jud ko amot lang asa ka ko mapunit karon. Buutan kayo siya. Kanila. Kasi pangandoy siya kinabuhi. Grabe, magsiman siya. Gusto siya magnotikal. Nalipay ko nga na save jud ko. Pero at the same time, nakaingusad ko nga may tag ako na lang. Walang permit yan. At yung may-ari, parang matigas ang ulo, hindi sumunod ng sa kapitan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng Talon, pero wala na ito sa lugar. Na pagsunduan namin na stop operation at saka yung liabilities niya doon sa victims na namatayan. Ngunit anuman ang maging resulta ng imbestigasyon para kay Roniel, ang sinasalamin nitong katotohanan, hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang mag-ina. Manog, naamog iya karon. Kabaw man ko, kabaw ka. Masuko yun ko kung sa'yo may tabo ni Princess Pasaylo na tika. Sis, plano pa ni mo na mo. Di na ka, babat ang panahon na rabaho na magmaestra na ka, kada mo manguday. Giyahe tao na siya pagpanako. Huwag kong makuyo sa pangitabo. Naota, mapasaylo ko ni mo. So, bye! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.